Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makarelate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alianery. So we have the key. We have protection. Okay, so pwedeng meron kayong mga tinatago-tago dito na mga susi. Marami ba sa inyong dalang susi yung iba sa inyo? Water signs, ayan po. So tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. We have the adversary. Mukhang meron kayong kaaway dito. Ayan. Some of you pa pwedeng agawan to sa lupa. May nakakaaway kayo regarding sa lupa, regarding sa bahay. Tingnan natin. So, meron kayo dito kasing kailangan proteksyonan. So, kung kinakailangan ninyo na kumonsulta sa inyong mga abogado, legal man yan, mas maganda kung kumonsulta na po kayo para maayos yung problems po ninyo dito. Yan, para kung ano man yung iningatan nyo na to, hindi na siya maagaw sa inyo. We have the journey. Okay. So, meron naman dito pwedeng LDR kayo ng person mo tapos ngayon nag-aaway yung iba sa inyo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo. Spirit guide, what is the key? Ano po itong key? Spirit guide. Mayroon tayo ditong health. Okay, so ayan po, balansehin niyo po yung inyong mga kinakain, alagaan niyo po yung health niyo. Yan yung sinasabi sa inyo ni universe. Kasi paano niyo nga naman mapoprotektahan yung isang bagay or yung sabi natin your family kung kayo po ay mahina, kung kayo ay may sakit? Tingnan natin. Okay, loving touch. So, ayan nga. Ang pinaprotektahan mo pala dito ngayon is yung, ayan, yung ipapusan yung health nyo talaga kasi pwedeng may buntis dito. Kaya naman, kakapanganak lang ng iba sa inyo or kapapanganak lamang ng inyong mga asawa, ganyan. So, nag-iingat po yung iba. Ayan. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe? We have female. Okay, so meron kayong nakakaaway dito isang babae. Ayan po, isang babae yung pinapakita dito. Could be friend, kapitbahay, o kaya naman pwede po na ito ay kapatid. Meron tayo ditong manifesting grid. Ayan po, so may mga pinagdaraanan kayo ngayon. Actually, part yan ng manifestations niyo. I mean, hindi nyo naman minamanifest na mahirapan kayo, diba? Syempre, pag nagmamanifest tayo, mga good things yan. Pero kasi, bago mo makuha yung, sabi natin, minanifest mo, kailangan mo munang pagdaanan to. So, kailangan mong malagpasan yung pinagdaraanan mo na ito, yung journey na ito. Water signs, kaya huwag kang susuko dito. Tignan natin, spirit guide. Ano pa po yung mensahe natin? Mensahe natin, spirit guide. We have, I create harmony. Ayan. So, kaya nga gusto ninyo balance. Gusto ninyo ay meron kayong pinoprotectionan dito. So, iba po sa inyo, wala naman pala kayong kaaway kung hindi kayo yung nagiging mediator dito sa isang pag-uusap, sa isang sitwasyon. Ayan. Kayo ba yung namamagitan? Ayan po. And also, as much as possible, marami naman talaga sa inyo. About your signs is ayaw ninyo nang may nag-aaway. Kasi, pag may naririnig kayo nagsisigawan, ganyan, is kinakabahan ka agad yung iba sa inyo. Ninenervyos ka agad kayo. Ayan. So, you should control also your emotions here. Or the way you react sa mga certain things, sa mga certain ingay sa paligid mo. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin pagdating po sa trabaho ni Water Signs. Trabaho po ni Water Signs, Spirit Guide. Tingnan natin kung kamusta. Okay. We have 7 of Wands. Nagulat ako kay Dimitri. Lobos kasi siya. So, yan po. 7 of Wands. Medyo ano talaga kayo ngayon. Pressured kayo dito sa trabaho. Water Signs. Yun yung sinasabi sa inyo ni Universe. Parang lahat trabaho nyo ngayon. Ayan o. Kaya din ito, pinag-iingat kayo, alagaan yung health, or kumain kayo ng tama ngayong araw na ito. Kain kayo sa oras, at kain kayo ng mga healthy foods. Ayan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa negosyo. We have 10 of Wands. So, pagdating sa negosyo, actually, medyo challenging yung araw na to para sa inyo, Water Signs. Pero nakikita ko sa inyo, nandoon yung determination ninyo sa mga ginagawa ninyo. Kaya wala naman masyadong magiging problema dito pagdating sa inyong trabaho. Ayan po. So, pinoproteksyonan nyo, I mean, sa inyong negosyo pala. Pinoproteksyonan nyo din kasi yung negosyo ninyo. Ayan o. Oh. Diba? Inaalagaan nyo talaga, hands-on po yung karamihan sa inyo. Ayan, yung iba nga sa inyo, kasama nyo pa yung mga anak ninyo dito sa negosyo.
Kasi ayan, wala naman kayong katuwang ba sa pag-aalaga. Kaya yung iba po sa inyo, ayan, kahit sa negosyo, kasama nyo sila. Yan, parang bata pa lang namumulat na sila. Or siguro kayo to, water signs, bata pa lang kayo ay mulat na kayo sa pagnenegosyo. Baka kayo din, sinasama din kayo ng parents mo noon nung nagnenegosyo sila kung mayroon man. Tingnan natin pagdating naman sa kaperahan. So madami nga po pala kayo dito, madami kayong mga pa-orders, madami kayong customers ngayong araw na ito. Madaming reservations din na pinapakita dito. So make sure lamang na tama yung mga mabibigay ninyo ng mga produkto sa inyong mga kliyente ngayon. Syempre, ingatan nyo yung integrity ng inyong business. Seven of Pentacles pagdating ito sa pera. Usapang pera. So, may yung iba nga sa inyo, may nakakaaway talaga kayo dito. Or pwede rin naman may naniningil ba sa inyo or may sinisingil kayo dito na babae. Isang babae kasi ito. Na-frustrate siya. Pwede rin naman na anak nyo ba to or... could be some of your family members na lumalapit po sa inyo. Kaya lang wala kasi kayong maibigay dahil yung pera ninyo ay naka-budget lamang. So, pwedeng hindi kayo naiintindihan nung tao na yon. So, kaya parang inaaway kayo. Yan, kung ano-ano yung sinasabi sa inyo. Water signs nung tao na ito. So, hindi niya nagigets na yung pera mo is enough lamang for your family. Parang pinipilit niya na meron ka pang pera. Ganyan. Tingnan natin pagdating sa love life, we have Six of Swords. So, meron talagang journey. Ayan, marami sa inyo ay magkalayo talaga kayo ng person mo. Oo, LDR yung iba sa inyo, karamihan dito na sinasabi ni Universe. We have the Moon. Ayan po. So, pwedeng meron dito naguguluhan na kayo sa feelings ninyo. Naguguluhan na kayo paano nyo ba iha-handle yung relationship. Though, yung karamihan nga po sa inyo ito. Kasi we have, I create harmony, diba? Yan yung energy. So, as much as possible, ayaw nyo na nag-aaway kayo ng person mo. Kaya lang kasi may mga times, water signs, nafe-feel mo na parang siya yung gumagawa ng gulo. Diba? Okay yung panag-uusapan ninyo tapos meron siya mga sasabihin na pwedeng nakakapagpainit ng ulo mo na hindi mo na makontrol yung emotions mo. Kaya ang lumalabas, ikaw pa yung nagagalit dito. Oo, yun yung nakikita ko dito pagdating sa relationship ninyo. So, mas maganda talaga pag nag-uusap kayo ay parehas kayong good mood. Kasi kapag hindi nako, nauuwi lang talaga sa awa yung mga pag-uusap po ninyo dito. Ayan, tsaka feeling mo rin kasi may tinatago sa'yo yung person mo. Siguro hinuhuli mo siya, water signs. Ayan, kaya may mga nasasabi ka sa kanya or the other way around. So, ayan lang po yung mensahe. Pero yung iba sa inyo ha, maayos nyo po itong relasyon ninyo, maayos nyo itong pinagdadaanan ninyo sa relationship. Kasi meron tayong Six of Swords. Yung Six of Swords kasi is pag mo-move on yan sa mga bagay na nagpapahirap po sa inyo. So, paras kayo ng person mo na magde-decide dito na parang, you know, mag-move forward na tayo sa mga walang kabuluhang bagay na pinag-aawayan natin. So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!